kung merong palpak na gobyerno ang nakaraang Duterte administration, saksakan ng daming kapalpakan. Pero tinatago ninyo, hindi ninyo matuligsa. Napakaraming palpak sa nakaraang administrasyon. Ang daming pinatay na mga politiko, judges, abogado, prosecutor at kung sino-sino pa. Pero kung siguro nangyari yon sa panahon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, like for example, yung pumatay kay Mayor Halili sa Tanawan, Batangas, yung pumatay sa Los Baños, yung pumatay sa iba't ibang panig pa ng bansa ng mga mayors, di ko na matandaan yung iba pang mga lugar eh. E solve yun. Kung ngayon nangyari, eh dahil nangyari sa tatay ninyo, unsolved, kawawa naman yung mga biktima. Ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sangbayanang Pilipino. Meron na pong pag-uhusga ang Ethics Committee po ng House of Representatives kung saan si Congressman Arnie Tebes po ay kanilang sinuspinde ng 60 araw. Yan po ay resulta ng pagboto ng mga kongresista sa bilang po na 292 against 00. Wala pong hindi sumang-ayon at wala din pong nag-abstain. Basahin ko po ang balita, ano? Ito po ay shinare ng Negros News Network mula po sa balita nitong si RJ Cruz ng ABS-CBN News. Sa botong 292, ang House of Representatives po ay sinuspinde ng 60 araw si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tebes Jr. mula po sa kanyang pwesto bilang kongresista para po ay quote disorderly behavior. Yan po ay kasunod ng hindi niya po pagtugon sa panawagan po ng Kongreso na bumalik na po sa kanyang tungkulin at gampanan yung kanyang pagiging kongresista. Kasi kung matatandaan po ninyo, ito pong si Congressman Arnie Tebes ay nag-request for leave of absence at ito po ay epektibo lamang mula po noong February 28 hanggang March 9. Yan po ay nakalagay sa kanyang travel clearance pero dahil nga po sa pangyayari kung saan siya po ay na dadawit ngayon sa samut-saring kaso, eh hindi pa po siya bumabalik sa ating bansa hanggang sa kasalukuyan. Kanina, matapos po ang pagtatalumpati at anibersaryo ng Philippine Army, yung 126th na anibersaryo po nila, matapos ang talumpati po dyan ng ating mahal na Pangulo, nagpaunlak sa isang media interview si Pangulong Bongbong Marcos at sinambit niya po doon na kinakailangan ng umuwi nitong si Congressman Arnie Tebes nang sa ganon maharap niya po yung kanyang mga suliranin o mga kinakaharap na problema dito po sa ating bansa kaugnay ng samut-saring kaso. Ginagarantiya po ng ating mahal na Pangulo na siya po ay poprotektahan ng gobyerno. Sabi nga ng Pangulo, kung anong gusto niyang airport, pwede naman siyang lumapag sapagkat mayaman naman daw po itong si Congressman Arnie Tebes. At kung kinakailangan, layong 1 kilometro, papalibutan na kaagad ang nabanggit na airport ng mga kasundaluhan para lamang masigurado ang kaligtasan nitong si Congressman Arnie Tebes. At yan po ay kanyang napanood kanina. Pero meron po siyang mga hindi pagsang-ayon sa mga sinambit ng ating mahal na Pangulo at siya po ay nakikiusap sa ating mahal na Pangulo na pakinggan daw po siya. Sapagkat ang sinasabi ni Congressman Arnie Tebes ay hindi naman daw po tungkol doon sa pagkakapatay kay Governor Ruel De Gamo, kung hindi doon po sa pagtatanim daw po ng mga ebidensya sa isinagawang search warrant o implementation ng search warrant ng CIDG sa kanyang mga pag-aaring property. Pakinggan po natin ang latest video nito pong si Congressman Arnie Tebes mula po sa kanyang Facebook page. Okay? Wala palang audio. Naka-mute yata ako. Yan. TikTok! My greetings, Mr. President. Napanood ko yung video, yung interview nyo kanina. Maraming salamat sa pagsagot tungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa akin. Ang akin lang sana, Mr. President, na maliwanagan kayo
dahil nasabi nyo kanina na this is not about isabong but about the murder. Gusto ko lang malaman nyo na isinampa nilang kaso sa akin ngayon. Pero with due respect sa iyo, Congressman Arnie Tebes, maliwanag na maliwanag po ang kaalaman ng ating Pangulo. Meron po siyang intelligence community na nagpo-provide po sa kanya ng impormasyon. Kaya kung sinasabi niyong hindi naliliwanagan ang ating mahal na Pangulo, eh maliwanag pa po sa sikat ng araw ang mga impormasyon na nakakarating sa ating mahal na Pangulo. Pero kung yan naman ang inyong paniniwala, sige, sabihin niyo lamang ng malaya muna sa harapan po ng publiko sa pamamagitan ng inyong Facebook page. Was about the raid conducted in my house na nung January 11 ko pa binanggit sa aking video na nanawagan ako sa inyo na magpapatulong. Then alam ko na may gagawin silang raid sa bahay ko at tataniman ako ng mga ebidensya. January 11 pa lang yun, Mr. President. Yung murder nangyari March 4 or March something yata ko. So again, Mr. President, gusto ko lang malaman nyo na hindi ko kayo kinukontra sa sinasabi nyo, pero baka hindi lang kayo na-brief ng maigi. Kaya rin sinabi ko na may threat sa akin dahil nung January 11 pa lang, binanggit ko na to sa press ko namin ni Attorney Topacio na may balak silang i-raid yung bahay ko. At nangyari nga. Yun talaga yung kinakatakot ko, Mr. President, kaya hindi ako umuwi. Tungkol sa ngayon, bakit nangyari yung implementations ng search warrant? Siyempre, nag-issue ang korte ng search warrant. Alam nyo ba kung papaano kumuha ng search warrant? O, basahin natin sa batas, ano? Kasi mahirap naman yung sa akin lang po nang gagaling. Rules on Criminal Procedure, Rule 126. Basahin po natin yung Rule 126, ano? Yan, Rules on Criminal Procedure, tapos Rule 126. O, tingnan natin, baka nagkamali ako eh. Pero malabo siguro ako magkamali doon kasi trabaho namin to dati. Ito po yon. Rules 126. Search and seizure. Okay? Basic po sa karapatan ng bawat isa na hindi po tayo pwedeng halughugin ng kahit sino man, pribadong individual o kahit gobyerno, nang wala pong authority. Ang authority po na yan ay nahati sa dalawa. Kapag tayo po ay nakagawa ng krimen, afterwards, pwede po tayong halughugin ng ating otoridad. Ano? Halimbawa, ikaw ay nahuli in flagrante delicto. Search incidental to lawful arrest ang tawag po doon. Other than that, hindi ka pwedeng halughugin o ang iyong mga ari-arian ng kahit sino, kahit gobyerno po ito. Kasi nakalagay po yan sa ating 1987 Constitution. Sabi po sa ating Article 3 Bill of Rights, Section 2, binanggit po dito ang mga sumusunod. Yung karapatan po natin na hindi pwedeng labagin ng kahit sino, kahit gobyerno. Basahin ko po ano, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. Meaning, kahit gobyerno, hindi pwedeng i-violate po ang ating karapatan sa ating pagkatao, sa ating mga ari-arian at lahat na meron po sa atin. Maliban na lamang kung meron pong search warrant or warrant of arrest. Kasi ito po ang nakalagay dito. Except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Ibig sabihin, kung walang makikitang probable cause ang korte, hindi pwedeng mag-issue ng search warrant ito. Paano po dinedetermina ang probable cause? Sa pamamagitan po ng mga ebidensya at testimonya na ilalatag ng applicant o yung investigating officer para po sa subject na property to be searched. Kaya nga po ang linaw dito sa Rule 126, di ba? Ano po ang nakalagay dito?
Sabi po dito sa Rule 126, Section 2, court where application for search warrant shall be filed, syempre within the territorial jurisdiction, or in some exceptions for compelling reason outside the jurisdiction of the court but within the judicial region. Ang ibig pong sabihin nun, ganito, sa Negros Oriental, may korte. Pwede pong mag-apply doon ng search warrant ang ating kapulisan, pero kung for compelling reason, kasi ma-impluensya yung taong maaaring sa subject for search warrant, hindi doon sa Negros Oriental mag-a-apply kung hindi sa nakakasakop na region. Like for example, Region 7. Anumang korte sa Region 7 for compelling reason, pwedeng mag-apply doon ng search warrant ang ating otoridad. At ano ba ang mga requirements para po ma-issue ng search warrant ang ating otoridad? Nakalagay po sa Constitution, binasa natin kanina, but in particular, nakalagay dito po yan sa Section 4. Sabi po dito, requisites for issuing a search warrant. A search warrant shall not issue except upon probable cause in connection with one specific offense to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things to be seized, which may be anywhere in the Philippines. Balik tayo dito sa video ni Congressman Arnie Tebes. Sabi niya, gawa-gawa lang daw at alam niya na i-search warrant ang kanyang mga property, pero ako mas naniniwala po kasi ako sa husgado eh. Hindi naman siguro mag-i-issue ang husgado ng search warrant kung wala po siyang nakitang probable cause. Oh, ngayon maglalaban dito ang statement ni Congressman Arnie Tebes against the determination of probable cause for the purpose of issuance of search warrant ng judge na nag-issue ng search warrant para halugugin itong mga property ni Congressman Arnie Tebes. And on that day, by implementations of 10 search warrants, nakakuha po ang ating CIDG ng several ammunitions and firearms to include explosives. Kaya nga po, nasampahan sila ng kaso para sa paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9516. Though yung isang kaso, dinismiss ng Department of Justice for lack of merit. Ano? Pero yung lima nag-push through, at kasama po doon sa sinampahan ng kaso si Congressman Arnie Tebes, ang kanyang mga anak at yung ibang na-aresto during the implementations of search warrant. Tuloy po natin ang sinasabi po dito nitong si Congressman Arnie Tebes. Murder, wala namang problema. As I said, naisama ako sa mga iniimbestigahan. Ang request ko lang sana, sir, huwag naman sana ako lang. Dapat lahat ng angulo tingnan. Ang nangyari kasi ngayon, Mr. President, pagkatapos pa lang ng murder, ako na kaagad ang tinumbo. So, yun lang ang pakiusap ko, sir. At sana merong akong, ewan ko at papano, but gusto ko sana kayong makausap para maka-explain ako sa inyo. Yan. Nakikiusap ngayon si Congressman Arnie Tebes na makausap kahit paano sa telepono daw ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin alam kung ito po ay pagbibigyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Si PBBM ang magde-decide po dyan. Kung ano man ang kanyang maging desisyon, kung pagbigyan niya ito, hopefully kung sabihin sa kanya, kasi kausapin niya man si Pangulong Bongbong Marcos, tingin ko hindi magbabago ang sinabi ni PBBM kanina sa interview sa media na nakikiusap na siyang umuwi ka, Congressman Arnie Tebes. Kasi kung hindi ka uuwi, mapipilitan gawin ng gobyerno ang lahat nang hindi na nadidinig ang iyong panig. Ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon sagutin ang mga akusasyon laban sa iyo habang wala ka pang kinakaharap na kaso. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa inaharap kapag ka either kausapin o hindi kausapin ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung matawagan ko man ang anong number ng tauhan mo, baka pwede kay Boss Anton para lang makausap ko kay Mr. President kung okay sa inyo. Again, nirerespeto ko kayo ng sobra. And sana lang mapagbigyan niyo ako na makapag-usap tayo
para ma-explain ko naman ang aking side. At kung kayo na ang humiling na umuwi ako, mas mahihirapan ako humindi dahil mas may authority kayo makabigay ng protection sa akin. Sinabi na nga po kanina eh, ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba, napanood nyo na, Congressman Arnie Tebes, na umuwi na kayo at ibibigay, ginagarantiya ng gobyerno ng ating Pangulo ang inyong kaligtasan. Eh baka gusto talaga ni Congressman Arnie Tebes na marinig niya mismo na sinasabi sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga katagang ito. Ang nakalulungkot lamang dito, ginagamit ngayon ito ng mga DDS na anti-Marcos katulad nitong si Gcash Boy. Ano? Itong si Gcash Boy na si Banat Bay o Gcash Boy ang tawag natin dito, eh ginagamit niya ngayon itong issue para palabasin na parang second Ninoy daw ito. Yan o. Sabi niya, parang alam ko na ito. Ganito din ang nangyari noong August 21, 1983 na hanggang ngayon hindi alam kung sino may kagagawan. Ngeek! Anak ka ng teteng ka, Banat Bay. Samantala, nung nakaraang mga panahon, yung August 21, 1983 na yan, walang bisa sa inyo. Samantala ngayon, inaalala mo. Sabi ng mga netizen, Banat Bay, magkano ba? Sabi ni Ninyo Barsaga, magkano ba? Oh, nagtatanong sila kung magkano daw. Pero ako naman, siguro, hindi ka naman babayaran ni Congressman Arnie Tebes eh, para ipagtanggol siya. Ang nakikita ko lamang dito, kaya nyo ginagawa ito para patuloy na sirain sa harapan ng publiko ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero nagkakamali kayo. Kung merong palpak na gobyerno, ang nakaraang Duterte administration, saksakan ng daming kapalpakan. Pero tinatago ninyo, hindi ninyo matuligsa. Napakaraming palpak sa nakaraang administrasyon. Ang daming pinatay na mga politiko, judges, abogado, prosecutor, at kung sino-sino pa. Pero kung siguro nangyari yon sa panahon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, like for example, yung pumatay kay Mayor Halili sa Tanawan, Batangas, yung pumatay sa Los Baños, yung pumatay sa iba't ibang panig pa ng bansa ng mga mayors, di ko na matandaan yung iba pang mga lugar eh. Eh solve yon kung ngayon nangyari. Eh dahil nangyari sa tatay ninyo, unsolved, kawawa naman yung mga biktima. Balik tayo dito kay Congressman Arnie Tebes. Again, hindi to tungkol sa murder, Mr. President. Gusto ko lang malaman mo talaga. Dahil January 11 pa lang, may operation na ang mga ibang tauhan dyan sa gobyerno laban sa akin. At Mr. President, nung mga araw pa lang na yun, nanawagan na ako sa inyo. Baka hindi lang nakarating sa inyo yung aking panawagan, but again, nanawagan ako as early as January 11. Nananawagan po ako muli, Mr. President, na sana naman matingnan ang lahat ng bagay-bagay na ito. Alam kong katulad... Ngayon, ipagpalagay natin, ginagawang ka ng paraan ng kung sino man ang pinagbibintangan mo, Congressman Arnie Tebes, diyan sa mga armas na yan, eh, ang sinasabi naman sa'yo, yung akusasyon eh, dito kay Governor Ruel Digamo na ikaw ang itinuturo ng mga suspect na sumuko na. Oh, sana yun na lang ang harapin mo. Ano? Pero siyempre patong-patong po kasi yan eh, may 2019 killings kung saan sinampahan po siya ng multiple counts of murder, tapos ito pong several counts of illegal possession of firearms and explosives, at sa mga susunod na araw, ayon nga po dito sa press conference kanina ng task force na binuo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para isolve ito pong Governor Degamo and others slay, eh soon ihahayag po nila kung sino po ang mastermind dito. Panoorin po natin ang bahagya ito pong press conference kanina. Good afternoon, everyone. Welcome to the press conference of the Special Task Force Digamo. Welcome to our guests, especially the members of the media. Before we start our press conference, allow me to acknowledge the distinguished guests in, seated in front, Secretary Benjamin Abalos Jr., sir. The, okay, ha? Pagkatapos ng pagpapakilala, ite-terminate na natin itong video eh.
Special Task Force de Gamo. Yan po yan. Sino-sino po ba ang bumubuo dito? Secretary of the Department of Interior and Local Government and Chairperson of the Special Task Force de Gamo, Secretary Jesus Crispin Remulyasar of the Department of Justice, the Co-Vice Chairperson of STF de Gamo, Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr., sir, the officer in charge of the Department of National Defense and also the Co-Vice Chairperson of the STF de Gamo, General Andres Centino, sir, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, Police Lieutenant General Ricardo De Leon, sir, the Director General of National Intelligence Coordinating Agency, Police General Rodolfo S. Azurin Jr., the Chief of the Philippine National Police, and Police Major General Jonel Estomo, the Deputy Chief for PNP for Operation, the Task Force Commander of SITG de Gamo. Yan, ganyan kagaling si Pangulong Bongbong Marcos. Binuo niya ang Task Force de Gamo na ito para siguraduhin na mabibigyan ng katarungan ang mga biktima ng Pamplona Massacre. Oh, sino ngayon ang sinasabi niyong mahina? Sino ngayon ang sinasabi ninyo na walang alam? Eh halos lahat ngayon ng mga sensational cases sa panahon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na re-resolba. Eh yung tatay nyo, na-resolba ba yung pagkamatay ng mga mayor? Parang ikinatuwa niya pa nga noon yun. Diba? Ngayon, para hindi nadadamay dito ang nakaraang administrasyon, tigilan nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Kayong mga DDS na anti-Marcos. Kasi kung hindi nyo titigilan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga walang kwenta ninyong kritisismo, mahahalungkat at mahahalungkat dito ang kapalpakan ng tatay nyo. Tapos na ang panahon ng nakaraang administrasyon. Irespeto nyo naman kahit paano ang Marcos administration. Nirespeto naman ng mga loyalista at PBBM supporter ang tatay nyo. Ah. Bakit kayo hindi nyo marespeto si Pangulong Bongbong Marcos? Tapos yung mga walang hiyang katulad nitong si Maharlika, palibasa hindi niya kaya si PBBM ang tinatarget niya si First Lady. Ginagalit niya si First Lady para mawala sa focus ito. E anong palagay mo doon sa First Lady natin, hindi katulad ng kanyang asawa? Hindi kayo papansin nila First Lady sa kani Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sinasabi nitong si Maharlika, may nagparating lang sa akin, eh wine-weaponize daw po ang mga vlogger against her. Kung hindi ka ba naman sandamakmak na tanga, Maharlika, unang-una ang vlogger, pag may nanonood, itatapik. Eh maraming nanonood, pag Maharlika usapan, itatapik ka talaga, kulokay ka pala eh. Ikaw nga mismo, tinatapik mo rin yung Pangulo eh, kasi may nanonood. Pag wala nang nanonood dyan kay Maharlika, at hindi nyo na rin tinatangkilik kung ano ang mga topic ng vlogger against Maharlika, o titigilan yan si Maharlika. Sana ma-realize mo yun, Maharlika. Kung ayaw mong targetin ka ng mga PBBM supporter, tigilan mo rin si Pangulong Bongbong Marcos. Anong gusto mo? Ikaw lang ang tumitira? Malaya kang mag-aaligasyon ng smuggling sa First Lady at kung ano-ano pang mga kawalang hiyaan na mga pinagsasabi mo sa First Lady? Pababayaan ka lang ba namin? Hindi kami mga tanga. Hindi kami pasensyoso na katulad ng mag-asawa. Marunong kaming lumaban, lalong-lalo na dito sa social media. Oh. Sinasabi mo, tinuturuan. Ano bang ginagawa mo sa programa mo? Hindi ka nagtuturo, Maharlika. Ikaw ay nag-i-inject ng galit sa iyong mga manunood. Kapal ng pagmumukha nito para sabihin mong nagtuturo ka sa iyong mga manunood. Eh, sandamakmakang tanga. Napakababa ng IQ mo. Anyway, maraming maraming salamat sa inyo mga tol.